na rounds, mas nakakaalagwa na sa obstacle course ang housemates pero bigo pa rin silang makarating sa dulo. Pagdating naman kay Paolo, yung mga kamay ko, tuhod ko, nanginginig, tapos yung puso ko, ang bilis po ng tibok. Nasa isip ko, baka mamaya hindi po ako makasama sa Final 5. So medyo kabado po ako, kuya. Pero yun, kuya, habang tumatagal naman po, is nawawala naman na din po yung kaba ko. Patient lang po talaga, kuya. Usa ka! Nalagpasan ko po siya. Napakasaya ko po talaga, sobra. Nang makapunto si Paolo, mas uminit na ang labanan para sa ikalawang slot. Makahabol kaya si Tiff? Nanginig na po ako kanina. Pero nung mga dumaan na pong rounds, medyo mas naging chill ako. Pero wala, kuya. Palapit ng palapit ang housemate sa dulo ng obstacle course. Makuha na kaya ni Paolo ang kanyang ikalawang puntos bago makuli ang lahat? Shucks! Ito na! Time lang. Take your time. Pusa. Ito na. Nice one! Paolo, dahil ikaw ang sumunod na nakakuha ng 2 points, ikaw ang nakakuha ng pangalawang slot sa Final 5. Pagbalik sa bahay matapos ang kanilang hamon, OIP! OIP! Ano? Guys! Oh my gosh! Oh. You know! Maya-maya pa, isang anunsyo ang ibinigay ni Kuya. Dahil nagtagumpay ka sa challenge, kunin mo na ang poster mo at ilagay sa isa sa mga pwesto. Gab at Paolo, pag-ingatang mabuti ang inyong mga posisyon at patunayan hanggang dulo na kayo ay karapat-dapat. Maipagtanggol nga kaya din na Gab at Paolo ang kanilang pwesto sa Final 5 sa mga susunod na pagsubok na pwede pang ibigay ni Kuya. At sino nga ba ang malalagay sa alanganin at magiging nominado sa linggong ito? Yan ang ating aabangan sa mga susunod na araw. Hello Philippines! Hello world! Ngayong iilan na lang ang natitirang teen sa bahay ni Kuya ay minabuti nitong ipaalala sa kanila ang tamang disiplina. Nakot, lalo ba't patuloy pa rin nagaganap ang ilang paglabag sa kanyang mga patakaran. Ang mga pinakabagong kaganapan, panoorin natin. Sa panibagong araw sa bahay ni Kuya, ilang nagbabadyang tunog ang gumulat sa housemates. Puso! Kaba na akong bigla! Puso! Makalipas ang ilang saglit, Purge! Parang lagi ko siyang naririnig sa palabas lang, kuya. Parang may sumasalaki, kuya, na mga dragon, kuya. Tumutunog yun. In America. Maya-maya, isang mahalagang anunsyo ang ibinigay ni kuya. Matagal na rin kayong nananatili sa aking bahay. Labis akong nababahala sa sunod-sunod na paglabag na nagawa ninyo. Mga paglabag na hindi ko na dapat ipagwalang bahala para panindigan ninyo ang inyong desisyon na mas importante ang pagpakatotoo sa Final 5. Kayo ay dapat maging absuelto sa inyong nagawang mga violations. Kailangan ninyong panagutan ang inyong nagawang mali. Sino ang aamin sa inyong nagawang violations?
Isa-isang tumayo ang mga housemates para aminin kay Kuya ang kanilang mga naging paglabag. Marami-rami akong nagawang violation sa bahay ni Kuya. Nakabasa ako once ng plato nung kurtina. Also, na talking without lapel kapag sinasabi ng matulog, hindi pa ako natutulog. Madalas ako nagsasabi ng bad words. Naririnig niyo yun. Nga, talking without lapel kapag natutulog. Problema din sa akin, medyo makalimutin ako sa pagsuot din ng lapel. Minsan mas nakakalimutan kong ikabit siya bago itas magsalita. May isang violation talaga na ginamit ko yung eyeliner tapos mag-draw on my hand. Times forgot my name tag. Last night, I talked without the lapel. Natulog na wala sa oras, kagaya kanina. Bawal tayo matulog. Ang oras ng pagtulog natin is gabi. Nagsalita ako nang walang lapel. Sa vacant and occupied na kalimutan. Yung pagtulog din minsan na wala sa oras. Housemates, ang mga inamin ninyong violations ay hindi ko papagsawalang bakala. I cannot let it pass. Matapos ang anunsyo ni Kuya, ang mga housemates patuloy na napag-usapan ang kanilang violations. Namin kong violations. Namin ko lahat. Sabi na nga ba may darating yung time na papagalitan tayo sa mga violations? Oo. Oh. Alam mo ba sabi ko palaman, hindi ako gagawa ng violation. Wala, nagkagawa ng lapel din. Ano mo? Maya-maya, muling tumunog ang hudyat para bumoto na ang lahat. Housemates, kanina ay narinig ninyo ang pag-amin ng bawat isa sa inyo sa inyong mga nagawang violations. Sa puntong ito, ay kailangan ninyong magdesisyon at bumoto ng isa-isa kung sino sa inyo ang sa tingin ninyo ang may pinakakaunting nagawang violation. Matapos isa-isang bumoto ang mga housemates, agad na ibinigay ni Kuya ang naging resulta. Matapos ang naging botohan, narito ang naging resulta. Ang pinili ng karamihan na pinakasumusunod sa mga alituntunin at may pinakakaunting nagawang violation ay si Dustin. Thank you guys. Si Dustin po, Kuya. Si Dustin. Ipinapaalam ko sa inyo na ikaw lamang, Dustin, ang magdidesisyon para sa susunod na iboboto ninyo. Ako ko ba yun, Min? Ako lang. Para sa inyong parusa. Anong parusa? Ano ang pipiliin mo? Nakaupo, nakaluhod. Dustin? Kuya. Pumasok na sa loob. Agad na pumasok si Dustin sa giant ballot box para bumoto. Maya-maya, muling tinipon ni Kuya ang lahat para sa isang anunsyo. Housemates? Yes po, Kuya. Kanina lamang ay isang malaking desisyon ang kailangan gawin ni Dustin na may kinalaman sa inyong magiging parusa. At nakapagbigay na siya ng kanyang boto. At ang desisyon at boto niya ay ipapaalam sa inyo ng napili kong Taskmaster. Sa Taskmaster campaign ng Kumu ay nagwagi ang Kumu ni Zen na si Hiroshi. Kaya naman, siya ang inatasan ni Kuya na magbigay ng task sa mga housemates kabilang na ang tungkol sa kanilang punishment. Housemates, ako pala si Hiroshi, ang Taskmaster ni Kuya. Ang magiging parusa niyo ay hindi kayo maaaring tumayo mula sa pagkakaluhod. Ibig sabihin, hanggang sa oras na itinakda ni Kuya ay mananatili na kaluhod. Masaya ako na natuwa naman yung ibang housemate na
okay yung naging boto kanina ko yan. Ayun yung magiging, ano namin kuya, nakaluhod kuya. Okay, thank you. Gagaya ng inyong narinig, housemates. Kinakailangan ninyong manatiling nakaluhod at bawal tumayo. Ay, feel ko di ko na kaya pumunta dyan. Oh, gusto ko na muna pa kami.